kasi ito hudyat ito ng bagong simula sa inyo. So parang mag-start ka ng panibagong cycle sa buhay mo, mga kapiksi. So bagong journey mo, bagong chapter mo. Maganda yung magiging dala sa iyo ng kontrata na to, itong agreement na to, guys. So it applies kahit anong kontrata pa yung meron kayo, guys. So let's say for example, baka meron kayong maklose na deal sa business, ganyan. So magiging simula din yan na magandang pagbabago, pwedeng maging puhunan. Yung iba sa inyo, guys, parang meron kayong puhunan, no? Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran ng May, para ngayong May 1 to 15 para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Simula ngayong May, mga kapiksi, magdadagdag na tayo ng ganitong klaseng reading para if in case na hindi kayo nakaresonate dun sa inyong monthly taroscope, pwede nyong panoorin ito. So general reading lang, guys, pwedeng magresonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have hostilities in reverse, mga kapiksi. This is a positive energy kasi ibig sabihin nito, ito yung mga panganib, danger, mga kapiksi, mga mapanakit na tao, mapanakit na sitwasyon na inyong maaring pagdaanan. Pero naka-reverse siya, ibig sabihin, unti-unti itong nawawala sa inyo, especially kung na-experience nyo na. Okay, so let's say for example, naging biktima kayo ng mga mapanakit na tao or mapanakit na sitwasyon, unti-unti na siyang humuhupa, unti-unti na siyang nag-e-exit sa buhay nyo, mga kapiksi. And pagkatapos nito, guys, unti-unti na rin kayong makahinga ng maluwag. Okay, so this is something that you should be grateful for. Kailangan magpasalamat kayo dyan dahil unti-unti nang nawawala yung mga nananakit sa inyo, mga kapiksi. Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Another message for you, Leo. Journey, mga kapiksi, ito yung simula ng panibagong adventure, panibagong pagdalakbay sa buhay nyo, mga kapiksi. So this is something na exciting, bagong chapter, ganyan, bagong simula for some of you. Pwedeng naka-move on na kayo from your past circumstances. Pwedeng natapos na yung previous cycle ng buhay nyo and nandun ka na sa panibagong cycle, panibagong chapter ng buhay mo. So syempre, guys, make the most out of it. Enjoy nyo lang. For some of you, pwedeng literal na may travel kayo ngayong May, no? Dahil ito yung summer season, mga kapiksi. Maraming nagta-travel. Pero ingat-ingat lang, guys, sa paglabas kasi iba yung panahon ngayon. Di ko alam kung napansin nyo. Pero even yung mga klase, no? Talagang nasususpend sila dahil sa sobrang taas ng heat index. Unlike last year, di ba? Parang super dami ng suspension ng klase ngayon dahil nga sa mataas yung heat index. So, para sa akin, mas safe pa rin sa loob ng bahay. Pero kung gusto niya talaga mag-travel, go lang, mga kapiksi, have fun, just be careful with my heart. Alright, so comment down below, guys, if na-resonate kayo dyan. And another message for you, Leo, ito yung kalusugan, guys, no? So for some of you, this may be a message na pwedeng nakaka-experience kayo ng mga problema sa kalusugan nyo. So dapat hindi nyo to pinagwawalang bahala, mga kapiksi, magpa-check up. Kasi especially kung meron talaga kayong nararamdaman, guys, physical, mental, emotional, sometimes even yung spiritual health natin, mga kapiksi. So again, wag nyo itong iti-take for granted, wag nyo ini-neglect, wag ipagwawalang bahala, mga kapiksi. Magpa-check up, sumangguni sa mga manggagamot, guys. Very important yung ating kalusugan. Health is wealth, mga kapiksi. So wag nating abusuhin yung ating katawang lupa. Lalo na dun sa mga nagtatrabaho, guys, kung meron naman kayo mga health cards, usually meron yan benefit sa mga empleyado, gamitin nyo, sayang yon, libre yon, and kayo rin yung makikinabang dun, guys. Okay, alright, so yeah, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga
additional na mensahe sa inyo guys or yung ganap sa buhay nyo. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course guys, sobrang ganda niyan. And ngayong April guys, meron tayong promo, magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So Leo guys, kayo ay nirepresent ng King of Wands sa ating spread. Medyo madami yung negative energies guys, especially kung na-scam kayo mga kapiksi or baka na-scam kayo or baka ma-scam kayo. Guys, ngayong May 1 to 15 or maloko kayo. Kasi for some of you guys, pwedeng ano to, no? Parang bitag, no? Alam nyo yung bitag, di ba? Parang pain, bait, yan, pain. Parang mauhuli kayo sa bitag, mga kapiksi, no? Parang susugal kayo, guys. Pero yung sugal, yung tinayaan nyo is parang hindi siya favorable sa inyo and magiging worst. Kasi sa ano guys, pag nagsusugal kayo, diba, it's either win or lose, mga kapiksi. Pero this time, parang yung taya nyo, mapupunta siya sa lose and maraming mawawala sa inyo guys. So, parang mag-ingat kayo sa mga clickbait, mag-ingat kayo sa mga pain, mag-ingat kayo sa mga link na nasesend sa inyo via email, sa social media, sa mga text, sa mga chat, ganyan. Kasi baka mabiktima kayo ng mga phishing, scam, cyber fraud, ganyan mga kapiksi. For some of you, pwedeng literal na tao yung manloko sa inyo, guys. So, be very extra careful. Always, sabi nga, no, think before you click, bago ka mag-click, click ng kung ano-ano dyan. Mag-share-share ng kung ano-ano dyan, mga kapiksi. Pag-isipan mo ng mabuti. Mas maging matalino kayo, guys, kesa sa mga scammer. Kasi medyo malaki mawawala sa inyo, guys, kapag nabiktima kayo ng panloloko. So, at saka yung mga inalagaan nyo, lalo na guys sa mga online, no, parang I'm sensing this is more online cyber fraud mga kapiksi, kasi baka magkaroon sila ng mga access sa mga accounts nyo, ganyan. So maging maingat, no, maging maingat guys sa mga pagbibigay ng mga OTP etc mga kapiksi. Alright, on the good side naman guys, nakikita naman natin na very positive naman yung relationship nyo within the family. For some of you guys, kung if ever man na mamroblema kayo and mabiktima kayo ng scam, tutulungan naman kayo ng mga kapamilya nyo. So hindi naman kayo nag-iisa mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may mga bagong kontrata na pipirmahan kayo or dadating sa inyo, especially kung nag-a-apply kayo. Let's say for example, nag-a-apply kayo, mga nag-a-apply mag-abroad or kung ano man, mag-a-apply ng trabaho, pwede nang magsimula yan. Pwede. Ito, these are new journeys, mga kapiksi. Itong kontrata na to guys, itong mga deal nyo, ito yung hudyat ng bagong simula. Kaya nga meron tayong, sana ba yun? Journey na lumabas sa card nyo guys. Kasi ito, hudyat ito ng bagong
simula sa inyo. So parang mag-start ka ng panibagong cycle sa buhay mo, mga kapixie. So bagong journey mo, bagong chapter mo, maganda yung magiging dala sa iyo ng kontrata na to, itong agreement na to, guys. So it applies kahit anong kontrata pa yung meron kayo, guys. So let's say for example, baka meron kayong maklose na deal sa business, ganyan. So magiging simula din yan na magandang pagbabago, pwedeng maging puhunan. Yung iba sa inyo, guys, parang meron kayong puhunan, no? Magiging puhunan lalo na kung gusto niya mag-invest or mag negosyo, mga kapiksi. And then, yung iba naman na mangingibang bansa, parang marirelease na rin, guys, yung mga visa nyo, yung mga application nyo, ma-approve yung mga job orders kung meron kayong mga inaantay. And parang ito rin yung parang recovery itong bagong simula nyo, guys, no? Especially, guys, kung na-scam kayo, lalo na sa mga baka meron kasi sa inyong mga nabiktima ng mga illegal recruitment din, mga kapiksi, okay? So, kung nabiktima kayo ng illegal recruitment dati, hindi naman palaging may illegal, no? Kung may illegal, may legal din, mga kapiksi. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa, pero maging maingat kayo sa bawat aksyon na ginagawa nyo, maghanap ng mga legit, huwag kayong tatamad-tamad sa paghahanap ng tama. Yung iba kasi yung shortcut, no? Mahilig sa mga fixers, ganyan. Tapos pag naloko, pag na-scam, iiyak-iyak, diba? So, tiyaga, diba? Tiyagain, kung gustong umasenso, tiyagain sa legit na pamamaraan. Pero ito, guys, ito'y bagong hudyat sa inyo. Sabi ko nga, bagong hudyat, bagong simula. New beginning, new adventure, new journey. At saka itong journey na to, ito yung recovery mo, mga kapiksi. So, pagbawi ito, pagbangon. So, that's something na you should be grateful for, okay? So, yan, guys, i-mind-mind nyo yan, yung mga positive na yan. Mind, bagong simula, bagong journey, bagong kontrata. Mind, recovery, ganyan. Tapos, yung harmonious na relationship sa family, kasi nakita din natin yan, harmonious na relationship sa family nyo. Parang ano, guys, magtutulungan kayo para makabangon ulit yung buong pamilya. Kasi diba, meron kasabihan na sakit ng kalingkinan, damdam ng buong katawan. So, yung pagbagsak nyo, yung kung na-scam man kayo or naloko man kayo, malaki din yung impact sa family mo, hindi lang sa inyo. So, parang sila din yung magiging pillars mo para matulungan ka sa pagbangon. So, maswerte ka. Okay? Alright. So, comment down below, Leo. By the way, guys, kung kayo ay nakikipag-negotiate ng mga kontrata, let's say, for example, nakikipag-usap ka, nakikipag-negotiate ka ng kontrata, whether client-based yan or project-based, fixed terms, whatever, kung ano yung terms na nilalatag nyo, mga kapiksi, magiging pabor sa inyo yung sitwasyon. Okay, so ask for what you think you deserve and don't settle for anything less. Ipagkakaloob yan sa inyo, universe, okay? Alright, so comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.